Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito, maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Tatang Birhil, ayos lamang po ba kayo? Ba't parang may hinahanap kayong tao sa paligid ng sabungan? Ang nooy nagtatakang tanong at sabi ni Mang Gaston kay Lolo Birhil. Kuan Gaston, wala. May naalala lamang akong bigla. Ang pagsisinungaling ni Lolo Birhil. Samantalang, Kano, Tatang Pedro, hindi ko alam kung papaano at bakit nangyari ito sa aming sinibalang. Pero, wala na akong magagawa pa kundi ang tanggapin. Ang katotohanan ng dihamag talagang mas malakas at hari ng sabungan, yung inyong malaginto. Kano, hindi ko alam kung anong mukha ang ihaharap ko sa aking mga nasasakupan. Ang mahina't malungkot na pagkakasambit ni Gregorio, kinaitay, at kay Lolo Pedro matapos niyang maibigay sa nooy nasa loob ng sabungang masasayang sila Mang Clarito at Mang Octavo. Gregorio, ang pagkatalo ng inyong sinibalang at ng nooy hiraw na panabong ng iyong tiyuhing si Mario ay sasapat na upang maliwanagan kayong lahat, ang sabi sa kanya ni Lolo Pedro. Kung kaya't, ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Tatang Pedro? Ang nagtatakang, sabi sa kanya ni Gregorio, hindi naman siya binigo ni Lolo Pedro dahil sinabi nito sa kanyang, Gregorio, hindi naman sa ako'y nangingialam sa inyong paniniwala dahil lahat tayo'y may kanikanyang paniniwala o pananampalataya. Pero sa pagkakataong ito, ay hindi naman siguro masama kung sasabihin ko sa iyo ang totoo. Pero, hindi rito sa loob ng sabungan dahil nakakaabala tayo sa susunod pang magaganap na sultada. Doon sa punong iyon na nasa labas ng sabungang ito, kung saan ay naroroon ang iba pa sa aming mga kasamahan, ay doon ko sasabihin sa iyo ang totoo. Ngunit, iyon ay nakadepende sa iyo kung ikaw ba'y interesado o hindi. Kung ikaw ba'y interesado o hindi sa mga sasabihin ko, ang sabi ni Lolo Pedro kay Gregorio. At dahil sa matinding kuryosidad ni Gregorio, na malaman kung ano nga bang tinutumbok ni Lolo Pedro. Kung kaya't, sige po, Tatang Pedro, payag po ako sa nais niyong mangyari, ang sagot ni Gregorio. At dahil do'y napawi ka itong sitay sa kanyang, Gregorio, maraming salamat sa pagkataong meron ka dahil sa ikaw ay napabilang sa mga taong sabungerong merong mabuting kalooban at marunong tumanggap ng pagkatalo ng kanyang panabong. At nang sila'y makalabas na nga ng sabungan at sila'y nasa aming kinaroroonan ay nakita kong nagsalubong ang mga kilay ni Itay habang siya'y nakatingin sa aming tatlong magkakapatid. At alam ko sa aking sarili kung anong ibig sabihin noon. Kung kaya't marahan kaming lumapit kay Itay at sinabi ko sa kanya ang mga salitang, Itay, pasensya na po, masyado lamang po kaming nag-alala para sa laban ni Malaginto. Umaliwalas ang itsura ni Itay. Kasunod ay sinabi niya sa aming tatlong, basta't mga anak, sa susunod na mga pagkakataon na may labang muli si Malaginto, ay huwag na kayong pupuntang sabungan. Maliwanag ba mga anak? Dahil kagaya ngayon, naiwang mag-isa sa bahay ang inyong ina, mapagbibigyan niyo ba ako mga anak? Taos sa aming mga pusong isa-isa kaming tatlong, umupo bilang pagsang-ayon kay Itay. At pagkatapos noy, Gregorio, sa inyong lahat,
may importante at masasabi kong napakahalaga itong sasabihin at ipagtatapat ko sa inyo, lalo na sa inyong lahi o angkan. At sana'y mapagbigyan niyo ako, dahil minsan ko na itong sinabi noong kabataan ko sa inyong mismong tiyohing si Mario. Pero hindi niya ako pinakinggan. Nagtakat, nagulat at mas lalo pang ang nasabik si Gregorio sa kung ano nga bang importanteng sasabihin sa kanya ni Lolo Pedro. Gregorio, ang kinikilala niyong Panginoon o sinasamba niyo ay isa lamang nilalang. At hindi lamang nilalang, kundi isang uri na mapaglinlang na nilalang. Isang masamang engkanto na ang hangarin ay mandaya o humuli ng loob ng mga tao upang sila isambahin. Gregorio, sa inyong lahat, isa lang ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, at siya lang ang mas makapangyarihan sa lahat. Dahil kung totoong Diyos ang sinasamba niyong Panginoon, bakit? Bakit niya kayo binigo na ipanalo ang inyong noy, hiraw at ang sinibalang sa aming malaginto at sa aking noy ugis na panabong? Matagal bago nakasagot kay Lolo Pedro, sina Gregorio at napapaisip na ang mga itong maaaring totoong lahat at walang halong pagsisinungaling ang mga sinasabi sa kanila ni Lolo Pedro. Dahil kung totoo ngang Diyos ang kanilang pinapanginoon, ay bakit binigo sila ng mga ito na ipanalo ang laban ng kanilang dalawang mga inaasahang mga panabong sa ugis ni Lolo Pedro at sa aming malaginto nang walang ano-ano'y sa kanilang usap ay sumingit ang isang matandang kanina pa palang nasa aming sabungan, si Lolo Mario. Pedro, mawalang nga lang na sa inyong pag-uusap. Pero pasensya ka na kung hindi ako nakinig at naniwala sa mga sinabi mo sa akin noon. Pero sa ngayon, alam ko na sa aking sariling totoong lahat ang mga sinabi mo sa akin noon. Tiyo Mario, kayo po? Oo, iyo, Gregorio. Ako nga. At nakita ko kung papaanong tinalo ni Malaginto ang ating panabong na isang sinibalang, iyo. Tamang lahat ang mga sinabi ni Pedro. Isa lang ang Diyos at hindi ang ating pinaglilingkurang mga engkanto. Dahil may limitasyon ang kanilang kakayahan, hindi sila ang totoong manlalalang. Dinaya nila tayo dahil sa ating mahinang pananampalataya. Ang mga sinabing yun ni Lolo Mario ay mabilis namang naunawaan nila Gregorio. Binago ni Lolo Pedro ang kanilang maling paniniwala at dahil doy, nagpasya na nga itong si Gregorio. Simula ngayon at sa mga susunod pang mga araw, kaibigan kano, ay magiging isa na ang ating paniniwala at pananampalataya. Gagawin ko yun hindi upang takpan ang aking nagawang kahihiyan, kundi dahil sa yun ang totoo. Tinupad lahat ni Gregorio ang kanyang mga sinabing yun dahil ang kanilang angkan na nooy naniniwalang ang mga engkantong nagdigtas sa kanila ang totoong Diyos ay binago ni Gregorio. Dahil si Gregorio ay mapapabilang na sa grupo nila itay. Dahil isa sa mga kaibigan ni itay ang magpapaalam. At malaki ang maiaambag ni Mang Gregorio sa kanilang grupo. Paring Berhel, ano bang problema at ba't parang kanina ka pa atang tahimik? Naninibago ako sa iyo, Paring Berhel. Ang nooy mahinang tanong ni Lolo Pedro kay Lolo Berhel habang kaming lahat ay naglalakad na pabalik sa aming tahanan. At hindi lamang si Lolo Pedro ang nakapansin sa pagiging tahimik at matamlay ni Lolo Berhel, kundi maging kaming lahat. Hindi naman nagsinungaling pa si Lolo Berhel
sa kanyang kaibigang si Lolo Pedro dahil... Paring Pedro, hindi ko alam kung totoo ba itong aking nararamdaman kanina pa. Magmula nang tayong lahat ay nasa sabungan, matapos ang naging laban ni Malaginto. Dahil kaibigang Pedro, malakas ang pakiramdam kong nasa sabungan kanina. Ang isa sa aking mga anak, at nasisiguro kong nalalapit na ang araw na kami ay magkikitang muli. Ang mga sinabing yun ni Lolo Virgil kay Lolo Pedro ay narinig nilang lahat o narinig naming lahat. Kung kaya't, kung magkaganoon paring Virgil, masaya ako't makikita mo na rin at makakasama nyo ng iyong asawa, ang isa sa inyong mga anak, ang sabi ni Lolo Pedro. Subalit hindi doon sumang-ayon si Lolo Virgil. Salip ay sinabi niyang, sa tingin ko ibang-iba na siya sa ngayon. At ramdam kong matindi ang galit niya sa akin o sa amin ng aking asawa. Anong klaseng mga anak ba yung mga anak niyo, Tatang Virgil? Ano bang naging pagkukulang ninyong mga asawa sa kanila? At bakit ganoon sila o ang kanilang mga asal? Ang nooy hindi na nakatiis pang tanong at sabi ni Mang Tonyo, kagaya ng mga sinabi ko sa inyo noon, bago ako mapabilang sa grupo ni Kano o sa ating grupo, ikinahihiya nila kami na kami pa ang naging magulang nila. Mangmang daw kami. Mangmang daw kami at walang pinag-aralan. Masakit. Napakasakit. Ang nooy maluha-luha ng sambit ni Lolo Virgil. Mga bastos pala. At mga walang mudo pala yung mga anak niyo, Tatang Virgil. Pasensya na po sa mga sinabi ko, Tatang Virgil. Pero yun po ang totoong nakikita ko. Kung sa bagay may mga tao talaga o mga batang kahit na anong gawin mong pagsisikap upang sila'y lumaki ng magalang, ay sa bandang huli ay magulang pa rin nila ang sinisisi at ikinahihiya. Ang tugsong kaagad na pagkakasabi ni Mang Gaston, hayaan niyo po, Tatang Virgil. Sa oras na magkatotoo pong magkita at magkaharap kayo ng isa po sa inyong anak, ay papayuhan ko po siyang mali ang kanyang ginagawa sa inyo. Higit sa lahat ay pagsisisihan niya ang kanyang kabastusan sa inyo. Ang sabi ni Itay Kano kay Lolo Virgil, hanggang sa kaming lahat ay makarating na nga sa aming mismong loob ng aming bakuran, naging abala kaming tatlong magkakapatid at sinay sa aming kusina upang karnihin at gataan ng purong gata ng nyug at lagyan ng siling labuyo ang bihag na isang sinibalang matigas na at makunat ang kanyang karne dahil sa ito'y matanda na. Pero hindi yun uubra sa uling nabao. Pag ito'y aming pakukuluan, muli silang nag-inuman sa aming balkonahe at nagkwentuhan, at do'y tuluyan na ngang pumatak ang mga luha ni Lolo Virgil dahil sa hindi na niya napigilan pa ang emosyong nararamdaman. At lahat kami kabilang sina Itay ay masyadong nahabag kay Lolo Virgil dahil ayon kay Itay, hindi nararapat sa inyong mag-asawa, Tatang Virgil, ang ituring na basura ng inyong mga anak. Mabubuti po kayong mga magulang at bihira ang mga taong katulad nyo. Huwag po kayong mag-alala. Sisikapin ko pong kausapin sa mabuting paraan ang inyo pong anak na si Leon sa oras na kami ay magkita. Ang sinabing yun ni Itay kay Lolo Virgil ay kahit papaano'y nabawas-bawasan ang hinagpis ni Lolo Virgil, dahilan upang nagpasya na nga silang lahat na ibahin na ang tema ng usapan sa harapan ng inuman. At ang kanilang pinag-usapay ang tungkol kina Mang Gregorio. Samantalang sa isla ay nag-umpisa ng mamuhay ng wala ng engkantong Pinapanginoon ang kanilang angkan. Pinaputol ni Mang Gregorio ang matanda't malaking puno na di umano'y pinaniniwalaan nilang tirahan ng mga engkantong itim. Higit sa lahat ay nagpagawa sila roon ng isang simbahan upang do'y sumamba sa totoong nag-iisang Diyos.
Nakaplano ang lahat, Gregorio. Ang nangyaring laban ng ating sinibalang at ng malaginto ni Kano ang naging daan upang mamulat ang ating mga mata sa katotohanan. Ang sabi ni Lolo Mario. Tama ka riyan, Tio Mario. Salamat. Maraming salamat kay Malaginto, kay kaibigan Kano, at kay Tatang Pedro. Ang sabi ni Mang Gregorio sa kanyang kaharap na tiyuhin. Iyo, Gregorio. Ano bang binabalak mo ngayon? Ngayong maayos na ang lahat dito sa ating isla. Ang seryosong pagkakasabi ni Lolo Mario. Natahimik munang sandali si Mang Gregorio. Kasunod ay sinagot siya nito at sinabi niyang, Tio Mario, sa mga susunod na mga araw po, ay pupunta akong baryo nila kaibigang Kano upang sumama sa kanila sa bawat laban ni Malaginto. Bilang pasasalamat sa kanila ay susuporta ako sa bawat laban ng kanilang Malaginto, at ang aking mga perang pustang maipanaloy ibibigay ko sa kanila, dahil natitiyak kong napupunta sa mabuting lahat ang mga perang naipanalo ni Malaginto. Naging banaag ng matinding kasiyahan ang itsura ni Lolo Mario nang marinig niya ang mga sinabing yun ni Mang Gregorio. Natutuwa ako sa mga naging desisyon mo, Gregorio. Salamat sa iyo, iyo. Ang maiksing sagot ni Lolo Mario. Samantalang tatlong araw ang lumipas ng mga panahong yun sa gubat, habang mag-isang nangangaso itong si Mang Gaston ng mga hayop gubat na katulad na lamang ng mga usa, baboy ramo, at iba pa'y. At iba pa sa mga hayop doon, gamit ang kanyang ergan na kayang-kayang pumatay ng isang mabangis hayop sa gubat, ay nahagip ng kanyang paningin ang isang may kasagarang kulang o laki na isang usa. Nakatayo itong hindi gumagalaw na parabang katulad ni Mang Gaston, ay kanya ring pinakikiramdaman ang paligid. Marahang lumuhod at pinigilan ni Mang Gaston ang kanyang paghinga at kanyang inasinta o kanyang itinutok sa nasabing usa ang kanyang reple sa mismong ulo niya ito, patatamaan at sa kanyang mga paa, upang wala na itong pag-aasa pang makatakas at manasana niyang kakalabitin ang gatilyo ng kanyang reple nang may naunang pumutok ng isang beses mula sa magkaparehong armas. Nagmumula yun sa isang reple na nasa kanyang likuran. Bumulagda at nangisay-ngisay sa lupang damuhan ang naturang usa, dahil sa ito'y tinamaan sa kanyang sentido at bumaon sa kanyang ulo ang bala ng nasabing reple. Napalingon si Mang Gaston sa kanyang likuran upang kusisain kung sino ang may gawa noon sa nasabing usa, o kaninong reple ba ang may gawa noon. At doon nanlaki ang mga mata ni Mang Gaston dahil sa labis na gulat, dahil may isang mamang taydaran niya at may magisig ring pangangatawan ang nakatayo at nakangisi sa kanya, at may hawak ring repleng, at may hawak ding repleng katulad ng sa kanya ang kanyang nakita doon. Dahilan upang ikaw, buhay ka, ang nagtatakang sabi ni Mang Gaston. Sumagot naman ito sa kanya at nagwikang, ha 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 ha, ako nga Gaston, kumusta ka na? Matagal-tagal na panahon na rin tayong hindi nagkita, Gaston. Kumusta na? Kumusta na ang kababata kong traitor? Ang may diin at makahulugang sabi ng mamang yun sa kanya, marahang tumayo si Mang Gaston at naglakad papalapit sa taong yun. At nung siya'y nasa kanyang harapan ay nagsabi itong, Omar, kailan may hindi ako nag-traitor sa iyo? Dahil unang-una, hindi ko galing maging isang traitor. Isa akong taong may isang salita. Pag sinabi ko ay tutuparin ko yun. Ha 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 ha. Ganoon ba, Gaston? Huwag ka nang magpalasot pa at gumawa ng mga inventong mga kwento. Iniwan mo ako, Gaston, dahil naduwag ka. O baka naman na yun talaga ang nasa plano mo, di ba, kaibigang Gaston?
hindi kita iniwan, Omar. At mas lalong walang pagpaplanong nangyari. Masyadong marami ang mga bilang ng mga bandidong rebelde noon. At mga armado ang mga ito. Kung ikukumpara sa ating grupo, kung kaya't nagpasya muna akong umalis sa gubat na yun upang tumawag ng backup sa ating kampo, tinawag kita. At sinabi ko sa iyong kinakailangan nating iwan muna ang lugar na yon, pero nagmatigas ka. At nang dumating kami sa lugar na yon kasama ng iba pa sa ating mga kasamahang mga sundalo noon, ay wala ka na sa lugar na yon. Mga bangkay lang ng ating mga kasamahang mga sundalo ang naiwan sa gubat na yon, at hindi namin nakita ang iyong bangkay. At iyan ang dahilan kung bakit ako natutong mangaso sa gubat na yon upang hanapin ka. Matagal ng panahon ang mangyari yun. Pero hindi ako nawalan ng pag-aasang hindi na tayo magkikita. Nagpabalik-balik ako sa gubat na yun, Omar. Dahil sa'yo, higit sa lahat ay iniwan ko ang aking tungkulin bilang isang sundalo. Pero nabigo akong makita pa kita sa kung saan saan gubat man. Ang mahabang paliwanag ni Mang Gaston sa kanya. Dahil sa'yo naman talaga ang katotohanan, subalit lahat ng iyon ay hindi pinapakinggan ni Mang Omar. Dahil inisip nitong lahat ng iyon ay imbento lamang ni Mang Gaston. Nakatakas ako sa kamay ng mga bandidong mga rebeldeng iyon sa kabila ng aking mahinang katawan. Dahil dala ng aking mga tinamong bugbog, pinilit kong paghilomin o gamutin lahat ng aking mga sugat gamit lamang ang mga halamang gubat, at namuhay akong mag-isa sa isang kasunog-sunugan ng gubat. Hanggang sa ako'y may nakitang kuibang hindi nalalantad sa sinumang mga tao, dahil sa ito'y binabalot na ng mga iba't ibang mga damong gubat ang kanyang pinagang bunganga, mga protas, mga hayop sa gubat, maliliit man o malalaki. Ang siyang nagsisilbi kong pagkain, maitawid lang ang matinding gutom, Gaston. At sabaw naman ang mga buko, ang siyang nagsisilbi kong tubig. Subalit nang maglaoy na sanay na rin ako sa ganoong kalagayan. At ikaw, Gaston, ang dahilan kung bakit ko dinanas lahat ng iyon. Ang may panunumbat na pagkakasabi ni Mang Omar kay Mang Gaston. Kung yan talaga ang paniniwala mo, Omar, ay wala na akong magagawa pa. Ngayon, tapatin mo ako. Ano ang gusto mong mangyari? At nagpakita ka pa sa akin ang seryosong tanong sa kanya ni Mang Gaston habang makikita ng paunti-unti ng hinihigpitan ang kanyang hawak sa kanyang pag-aaring reple, at walang kurap siyang nakatitig sa mga mata. Sa mga mata ng kanyang dating kaibigan at kababatang sundalo. Sige, Gaston, subukan mo akong paputukan ng kahit na ilang beses. Sige na, Gaston, gawin mo yon. Gawin mo ang ipinag-uutos ko sa iyo. Dahil pag hindi, ay gagawin ko sa iyo ang mga ipinagagawa ko sa iyo. Nagtaka si Mang Gaston sa mga ipinagagawa sa kanya ni Mang Omar, na nang maglaoy, namumuo na sa kanyang isip na baka ito'y may tangang kabal o mutyang nakuha sa loob ng kuwaibang kanyang nagsisilbing tirahan dahil sa malakas ang kanyang loob na kanyang gawin yon sa kanya. Maaaring may bisa ng sakunat o kung ano pa mang mga pamproteksyon sa katawan ang kanyang tangang mutya. Kaya naman ay ganyan kalakas ang kanyang loob. Ang mga naglalarong salita sa isip ni Mang Gaston, subalit parang yun ay nababasa ni Mang Omar, dahil sinabi nito sa kanyang, talagang matalino ka, Gaston. Wala ka pa rin ipinagbago. Pero lahat ng iyan ay mawawalang saysay ngayon. Ano pang ginagawa mo riyan, Gaston? Tatayo ka na lamang ba at mag-iisip? Bakit? Bakit hindi mo pa gawin ang ipinagagawa ko sa iyo? Aking kaibigang si Gaston. Dalian mo! At baka pag ako'y nainis, titimbuwang ka na lang riyan sa iyong kinatatayuan.
ang sambit at hamon sa kanya ni Mang Omar. Hinipan muna ni Mang Gaston at pinargahan ng bala ang kanyang reple. Sa kanya ito mabilis na itinuto kay Mang Omar at kanya itong kinalabit. Umalingaw-ngaw ang putok ng kanyang reple sa gubat na yon. Subalit nagkatotoo nga ang nooy kutob ni Mang Gaston dahil lumihis lang ang kanyang bala sa katawan ni Mang Omar at yun ay bumaon sa katawan ng punong niyog na nasa gilid o parting likuran ni Mang Omar. Humalakhak na parang diablo't nasisiraan na ng ulo si Mang Omar. Sabay uwi ka sa kanyang. Gawin mong muli ang mga ipinagagawa ko sa iyo, Gaston. Gawin mo ng paulit-ulit. Muling pinargahan at ikinasa at itinutok ni Mang Gaston at kanyang ipinaputok sa kanya ang kanyang reple. Subalit sa halip na yun ay lumihis sa kanyang katawan o kay Mang Omar. Ay nagtaka si Mang Gaston dahil dumikit ang kanyang bala sa damit ni Mang Omar na nasa kanyang parting dibdib at doon nakita pa ni Mang Gaston sa kung paanong yun ay kinuha at inalis ni Mang Omar. Sabay uwi ka sa kanyang. Kahit sinong mga aldingero, mga albolari at mga manggagamot, Gaston, ay walang makakakontra o makakasumpa sa aking malakas na mutya. Ang mutyang ako lang ang nakakaalam, ha? Muli po, mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at i-shoutout si Tropha TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Julito Romero, maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Shoutout po kay Paring Sukoy, kay Paring Jipe, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar, kay Boss Roel Mendoza ng Silang, Cavite. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Angel Simbulante at sa family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming maraming salamat po, mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano, kay Mampia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Edin Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan.
kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginaline Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hicap, kay Boss G. Samudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Ma'am Pei Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Raimundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Cascayan, kay Boss Leonard Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,